Nagkalamat man noon ang relasyon ng Pilipinas at Germany dahil sa kontrobersya sa pagtatayo ng NAIA Terminal 3. Naibalik na raw ang magandang relasyon ng dalawang bansa. Sa katunayan, pumasok muli sa isang kasunduan ng Pilipinas at Germany para isaayos sa mga pantalan sa bansa. Balita hatid ni Mark Salazar. Halos dalawang dekada na ang inabot ng tampuhan ng Pilipinas at Germany bunsod ng kontrobersyal na PIATCO deal. Nung kinansila ng Pilipinas ang kontrata ng PIATCO at German company na Fraport noong 2002 para sa pagtatayo nila ng NAIA Terminal 3. Umabot pa nga sa international arbitration ang paghahabol ng PIATCO at Fraport sa mga nagastos nila sa proyekto. Binayaran na raw natin ang higit $500 million matapos iutos ng Korte Suprema noong isang taon lang. Kaya balik na raw ang magandang relasyon sa pagninegosyo ng Pilipinas at Germany. Everything is put to quiet. The Fraport issue is a history. Let's admit it. Because of the issue on Fraport, the relationship was tainted and breached. We have had very difficult times, but the problems have been solved in a very reliable way, and the financial obligations have also been solved. 1997, ang i-award ng Administrasyong Ramos ang kontrata para sa pagpapagawa ng NAIA 3 sa consortium ng Philippine International Airport Terminal Corporation o PIATCO, at German transportation firm na Fraport na kilala sa paggawa ng mga airport sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos na dapat ito noong 2002. Pero noong taong ding yun, pinakansila ng Administrasyong Arroyo ang kontrata dahil sa aligasyon ng anomalya. Dahil dito, 6 na taong natenga ang tapos na dapat na airport at nasimulan lang ang operasyon noong 2008. Dumulog ang PIATCO sa korte. Umabot hanggang sa Korte Suprema ang kaso na noong 2015, nagpa siya pabor sa PIATCO. Ipinag-utos din tong bayaran ng gobyerno ang PIATCO ng mahigit $500 million. Ngayon daw nasa nakaraan na ang kontrobersya sa NAIA 3. Nagpirmahan ng Letter of Intent ang DOTR at Germany Ministry of Transport para sa mga bagong mga proyekto sa pagsasaayos naman ng ating mga seaport. At nangako si Secretary Tugade na gagawin na ng mas maayos ang mga proyekto. There shall be no corruption. And corruption will be an intolerable, unforgivable issue when it comes to business relationship between the businessmen of the Republic and the government, and our government and the businessmen of overseas. Mark Salazar, GMA News.